Amen. Praise the Lord. Welcome to our new series for the month of October entitled Thanksgiving, Becoming Thankful in a Toxic Society. Ang tanong po ay, pwede pa po ba tayong maging mapagpasalamat or magkaroon ng attitude of gratitude kahit na napaka-toxic ng ating paligid, kahit na hindi maganda yung nangyayari sa ating paligid, sa ating paningin? Posible pa rin po ba na maging maayos yung ating pakiramdam, maging maayos yung ating puso sa kabila ng lahat ng mga ito? Actually, gratitude may be one of the most overlooked tools that we all have access every day. Sayang itong tool na ito, ginagamit po itong gratitude na ito, itong pagpapasalamat na ito. Alam niyo po, ang daming nagagawa nito sa buhay ng isang tao. Marami pong gamit itong gratitude na ito, itong pagpapasalamat na ito, na kung saan hindi na, masyado natin siya na-overlook. Hindi natin siya na-access araw-araw, kaya siguro bumabagsak ang katauhan ng bawat individual. Actually, cultivating gratitude doesn't cost any money, and it certainly doesn't take much time. But the benefits are enormous. Libre siya, kaya lang marami pong, actually hindi ka na nga masyadong hindi masyadong mahaba yung kinakailangan na oras para lang magawa mo ito. Napaka-libre siya, but yung benefit niya ay napakaganda. Studies and scripture reveal gratitude can have benefits. Both yung mga studies, yung mga researches na ginagawa, pati po ang banal na kasulatan, pati scripture ay nagre-reveal na ang gratitude po ay napakaraming benefit nito sa ating buhay. Isa po sa mga benefits na ito, alam niyo po ba that grateful people sleep better? Ang mga mapagpasalamat daw po na tao ay nakakatulog ng maayos. According to a 2011 study published in Applied Psychology, Health and Well-being, sinabi nila, spend 15 minutes jotting down a few grateful sentiments before bed and you may sleep better and longer. Kapag gusto mo daw makatulog ng maayos, maglaan ka ng mga 10 to 15 minutes, isulat mo daw yung mga bagay na gusto mong ipagpasalamat o yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo before ka matulog. At sinabi po ng study na ito, noong 2011 ay magkakaroon ka daw ng mas maayos at mas mahabang pagkapahingahan, mas mahabang pagtulog. Do you know, church, do you know everyone na nakakapanood ngayong araw na ito? Alam niyo po, may pandemic tayong pinagdadaanan ngayon sa buong mundo. But you know what? There is a global pandemic of unthankfulness that infected a lot of people, including Christians. May global pandemic po ng hindi pagiging mapagpasalamat, na kung saan nakapag na-infect nito yung maraming tao. Eh may benefit pala ito, kaya lang hindi ginagawa. So itong unthankfulness na ito, na-infect na nito, ito po yung matagal ng global na pandemic ito sa buong mundo. At marami na po ang na-infect nitong tao, including yung mga mananampalataya. Recently, I read about how 25% of women in U.S. suffer from some form of depression. And that more than 12 million women will suffer from form of clinical depression in their lifetime. Sa U.S. lang po ito. 12 million na kababaihan ang magsasuffer ng clinical depression buong buhay nila. Buong buhay nila. So 25% ng population doon ng mga babae ay nagsasuffer from different form of depression. Dr. Robert A. Emmons, a leading gratitude researcher, sinabi niya po, nag-conduct po siya ng multiple studies on the link between gratitude and well-being. Gratitude and well-being. His research confirms that gratitude effectively increases happiness and reduces depression. Ang gratitude daw po ay nag-i-increase ng kasiyahan ng isang tao at nagre-reduce ito ng depression. So kapag marunong lang magpasalamat ang isang tao, mas magiging masaya siya at makakaiwas sa mapaminsalang depression na kung saan lumalamon, kumakain, pumapatay sa napakaraming tao, hindi lamang sa ibang bansa, kundi dito sa Pilipinas, kundi dito sa Asia. So being thankful every day and throughout the year could have tremendous benefits on the quality of your life.
So the question is how to recover the lost art of thanksgiving. Paano natin marirecover? Paano natin mariredeem itong lost art of thanksgiving na ito? Kasi maraming mga tao nahihirapan eh. Hindi alam ang kanilang gagawin. So napakaganda po na pag-uusapan natin sa buong buwan na ito ng October. But today, let us rediscover, Lord, let us recover the lost art of thanksgiving dahil nawala na siya, dahil hindi na na-practice ng karamihan o kaya hindi nila nakita yung benefit nito. Kaya po ngayong araw na ito, maniwala ka, ibabalik natin ito sa ating buhay at marami ang makikinabang nito. Ikaw, ang mga tao at higit sa lahat, mapupapurihan ang ating Panginoon. So I want you to open your Bible with me in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Isang verse lang po muna, pero po sa last week ng buwan na ito, ipipreach ko po itong buong passage na ito. Ang title po nun ay Full Tank. Last week nang makikita natin dito kasi po maraming mga tao tumitirik eh. Paano ka hindi titirik? Maraming mga tao huminto na. Maraming mga tao tumitirik sa bawat area ng kanilang buhay. Yung dream nila hindi na napagpapatuloy. Yung kanilang ministeryo, yung kanilang pananampalataya. Why? Kasi wala na silang karga. Hindi na sila full tank. So ito po, abangan po natin. Sa last pa po, kasi may mga magaganda rin pong mga topic muna na mga kasunod nitong pag-uusapan natin ngayon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Kalagay po dito, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang ikli lang. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So in this single passage, we will discover the why, the when, and the how of thanksgiving. Isang passage lang. We will discover the why, the when, and the how of thanksgiving. Kaya nga magandang pundasyon din po ito dito sa series natin ngayong araw na ito. So if you're ready today, lahat po nang ready ngayong araw na ito. By the way, just watch and share. Lahat po nang nanonood ngayong araw na ito, i-share mo ito. Marami pong mga depressed, maraming mga oppressed, maraming mga tao na kung saan hindi maganda ang kanilang pinagdadaanan ngayon na kung saan katatagpuin ng Panginoon because every time na ikaw ay nagsishare hindi lamang yung sinasarili natin yung ating napapanood, you'll never know kung sino ang maaabot ng mensaheng ito ngayong araw na ito. I-share nyo po yan as much as you can o kung kanino nyo po pwedeng i-share na group o saan mga tao, actually, yung friends mo pa lang kapag shinare mo na yan o sa ibang mga tao, maniwala ka, malaking bagay po ito. Ang daming pong maaapektuhan na ito. Watch and share po. Naniniwala ko, hindi lang po ako ang gagamitin ng Panginoon ngayong araw na ito, kundi bawat isa na nanonood dito, ikaw rin ay gagamitin sa pamamagitan ng pag-share mo ng mensaheng ito ngayong araw na ito. So lahat po nang ready na ngayong araw na ito, just type the word amen, just declare ngayong araw na ito na kung saan kakatagpuin ka ng Panginoon, mangyayari sa'yo itong bagay na ito, magiging thankful ka, ibabalik ng Panginoon o mapapanumbalik yung pagiging mapagpasalamat, yung kagalakan sa buhay ng isang tao. Meron dito ngayong araw na ito, muli kang lalakas, muli mong mararanasan yung kagalakan sa iyong buhay ngayong araw na ito. Come on, just declare it, just type the word amen ngayong araw na ito, and I believe that after this, your life will never be the same again. So join me in our message today entitled, The Art of Thanksgiving. The Art of Thanksgiving. How to redeem the art of thanksgiving. Paano natin mariredeem itong bakit art ng thanksgiving? So nagtuturo po ako ng homiletics sa hermeneutics, of course, sa Bible school na sinabi ko ito ay art. Halimbawa, ang hermeneutics, ito po yung pag-iinterpret ng salita ng Diyos. It is an art and science of biblical interpretation. Kaya science siya kasi may mga set na rules, may objective, kaya naman art, nagdedemand siya ng skill. Pero alam niyo po mga kapatid, ang pagiging magpasalamat, it is an art. May skill po dito. Nagdedemand ito ng skill. So how to redeem the art of thanksgiving? Kaya hindi makapag-execute ang isang tao kasi wala siyang sapat na skill doon sa gusto niyang gawin, nahihirapan siya. Ngayon, araw na ito, i-redeem natin itong art of thanksgiving na ito. At sinabi natin both yung mga studies and even scripture,
at ipapakita sa atin yung benefit ng pagiging mapagpasalamat. Number one, how to redeem the art of thanksgiving. Verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Number one is be intentional. Be intentional. The phrase give thanks is the how of thanksgiving. Yung give thanks dito, ito yung how ng thanksgiving. Now, let's look at the two characteristics of this phrase. Itong give thanks na ito, may dalawang katangian. Itong give thanks na ito na binanggit. Ito po yung how. Paano? Be intentional. Give thanks. Number one, thanksgiving is a command to obey. It is a command to obey. Give thanks. Alam niyo po, ang Bible, hindi po nag-uutos siya na kung saan hindi natin kayang sundin, at hindi nag-uutos siya na kung saan walang benefit o walang consequence ito sa isang tao pag hindi ginawa. Yung give thanks po dito, one word lang po yan sa Greek kapag binasa natin. Eucharisteo. Kapag binasa po natin sa Greek yan, yan yung Greek word na eucharisteo, give thanks. One word po, na ang ibig sabihin to be grateful, to express gratitude. Especially to say grace at a meal. Kapag ikaw pala ay kumakain, parang ginagawa mo siyang, parang ini-imagine mo na pagkain, itong pangyayaring ito na ipagpapasalamat mo kay Lord. Ang ibig sabihin rin dito mga kapatid ay do a good turn or to oblige. Ibig sabihin uubligayin, kaya nga po sinabi natin be intentional. It is a command to obey. Dapat intentional natin ginagawa ito. Alam niyo po ba mga kapatid na may kayamanan na nakatago sa isang utos? Ang akala ng iba, pagod. Pero alam niyo po mga kapatid na may kayamanan na nakatago sa isang utos. Na kung saan kaya maraming mga tao hindi nahukay yung treasure na yon because of disobedience. Sayang, sana sinunod ko si nanay. Sana sinunod ko si tatay. Sana sinunod ko yung nakalagay na do not enter. Nabangga tuloy ako. Sayang. Alam niyo po ba mga kapatid na may kayamanan na nakatago sa isang utos? Ang akala kasi every time na tayo ay inuutusan, lagi na lang makakasama sa atin, lagi na lang parang hindi nakakabuti sa atin. Sayang. Marami sanang tao yumaman na. Marami sanang mga tao hindi nakaranas na hindi magagandang bagay kung nahukay lang itong kayamanan na ito. Kaya nga, it is a command to obey, give thanks. Kaya kung pag-iisipin mo pa, magpapasalamat ba ako o hindi, inutusan ka na. Parang yung iba, ipagpipray ko pa ba kung papatay ako o hindi? Sinabi ng Bible, thou shall not kill. Ipagpipray ko pa ba kung nanakawin ko to o hindi? Teka lang, ipagpipray ko muna. Ah. Tignan ko muna yung conviction. Ano conviction? Meron na nakasulat. Sa salita ng Diyos, may kumanda. Pagpipray ko muna kung magdi-disciple ako. Hindi mo na kailangan pag-pray. Ang kailangan mo dyan, obedience. May mga bagay na dapat mong ipag-pray, pero may mga bagay na dapat mo na lang sundin. Dahil malinaw na nakasulat sa Biblia na dapat natin gawin itong bagay na ito. Alam nyo kasi minsan, may mga tao para lang madelay, pag-pray daw muna. Delaying tactics yan ng maraming Kristiyano sa buong mundo. Para lang i-delay, sasabihin, ipag-pray muna. Pero sa totoo, ayaw lang sumunod o kaya natatakot lang. Ito, so ang pagiging mapagpasalamat, tandaan natin, it is a command to obey. Kaya dapat ka mapagpasalamat. Bakit? Kasi gusto mo? Dahil gusto ng ibang tao? Dahil inutos ng Biblia. Ikaw ay mapagpasalamat at may kayamanan sa pagsunod na gagawin mo. Kapag ginawa lang ng tao ito naging mapagpasalamat, makikita mo yung kayamanan na yan. Pangalawa na characteristics ng phrase na ito na give thanks. Number two, it is a habit to develop. Ito ay habit. May habit to develop dito. Alam niyo po ba, don't miss the fact that the phrase give thanks is in the present imperative, which calls for this to be our habitual attitude and action. Ito po ay present imperative na kung saan nananawagan ng habitual attitude natin or lagi nating ginagawa. Actually, in Greek, nasa active voice po siya. Pag sinabing active voice sa Greek, ito, ang ibig sabihin po niyan that this is a personal choice we must make continually. It is a personal choice, nasa active voice siya, that we must make continually. Dapat lagi siyang ginagawa. Dapat ito ay habit na kung saan
dinidevelop natin sa buhay. Kasi hindi po siya madali eh. Kaya nga, nasa active voice siya, dapat dinidevelop siya, dapat lagi siyang ginagawa. Alam niyo po, kung may kayamanan na nakatago sa isang utos, may kapangyarihan naman na nadidevelop sa isang habit. Dalawa agad benefit sa'yo, kayamanan at kapangyarihan. Napaka-powerful ng isang habit. Minsan, kahit na may mga barriers, automatic mo siyang ginagawa kasi nakasanayan mo na siya. Pwede ka naman matulog na matulog, kaya lang automatic yun, habit mo nang kumain. So gigising ka talaga. Tara kumain. Para sa mga habit ng maligo dito, di ba? Pwede naman wag maligo. Para sa mga habit dito, new normal daw, pwede hindi maligo, sabi nila. Minsan, kasi ligo ka ng ligo, nauubos na yung tubig, kada labas ligo. So okay lang naman yun, wag naman pagsisisihan, okay lang naman mag-ingat. O, ganun talaga eh. Kung yung gastos mo naman na yan ay mas mapipigilan yung mas malaki pang gastos, why not gumastos ka ng 3,000 sa kaliligo mo kaysa gumastos ka ng 3 million dyan sa COVID mo? Di ba? So napaka-importante po. Alam natin na may kapangyarihan na nade-develop sa isang habit. Once na nakapag-develop ka ng mga positive habits sa buhay mo, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kasi mas nagagawa mo siya ng mas maayos at mas nagiging natural na sa atin ito. So be intentional. Ang pagiging mapagpasalamat, ito ay intentional. It is a command to obey and it is a habit to develop. Hindi porket nagawa natin ng isang araw, ng isang linggo, okay na yon. Kasi nawawala siya. Alam niyo po ba in 2 Timothy chapter 3, verses 1 hanggang 4, nakalagay po dito, but mark this, there will be a terrible times in the last days. Sabi niya, markahan niyo maigi ito, may terribleng mga, there will be a terrible times in the last days. 2 Timothy chapter 3, nakalagay dito, people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful. Ito na, nabanggit siya doon. Na sa last days daw, sa mga terribleng panahon na mangyayari, kasama yung pagiging ungrateful. Kasama siya. Alam niyo po ba, the word unthankful is a translation of the Greek word akaristos. Itong akaristos na ito, nanggaling siya sa Greek word din na karistos o yung karis na tinatawag or yung charis. Hindi charot, charis. Ito pong karistos na ito, so kapag sinabing ungrateful, akaristos, pag sinabing grateful, karistos naman po. Ang ibig sabihin ng karistos, thankful naman. But when an A is attached to the front of it, it reverses the condition and turns it into an attitude that is unthankful or ungrateful. Actually, pagdating sa Greek, it is a picture of people who previously had a thankful heart but now are unthankful and unappreciative. Ibig sabihin, dati siyang, kaya ang karistos ito, dating karistos. Ibig sabihin, dati siyang mapagpasalamat, pero ngayon, hindi na siya mapagpasalamat. Why? Kasi nga, dinevelop niya yon. Hindi siya event na hindi ka naging magpagpasalamat, naging ugali mo na siya. Alam mo nga, batid, ang ugali, hindi yan bigla-bigla. Ang ugali, masama o mabuti, nadidevelop siya. So hindi porket masamang tao ka na, masama yung ugali mo habang buhay ka ng ganyan. Pwedeng sa mata ng ibang tao, oo, pero pwede mo pang baguhin yung bagay na yan. Kaya ito yung akaristos sa akaristos dito. Yung binanggit, napaka-importante po niyan. Alam nyo, ang pagiging ungrateful ay nadidevelop. Kaya naging ungrateful ang isang tao ay dahil sinanay niya ang kanyang sarili. Sinanay niyang hindi magpasalamat. Sinanay niya na kung saan kim-kimin na lang yung maganda naman pwede niyang sabihin sa isang tao. Kaya maraming mga, kaya nga sabi, we have to rediscover the lost art of thanksgiving, kasi maraming tao, imbis na gustong ibigay, kaya nga give thanks eh. Ibinibigay siya, at maraming tao kaysa ibigay, kinikim-kim na lang, ewan ko kung anong dahilan. Ang daming kadahilanan because of pride. Dahil sa pride, kaya lang, pambihira, naapektuhan kang maigi.
In the last days, many people will be ungrateful. That's why as Christians, we have to redeem it. We have to redeem it. Verse 18 again, give thanks. Ang pagpapasalamat ay ibinibigay at hindi itinatago. Ang pagpapasalamat ay ibinibigay at hindi itinatago. Kaya kapag meron kang pasasalamatan, huwag mong kimkimin kasi sayang yung kayamanan, sayang yung benefits na mapapasayo sana. Kaya lang hindi mo ibinigay ang kayamanan, kapatid. Ang mundo para yumaman ka, itago mo, mag-hoard ka. Pero sa Diyos, mga kapatid, para yumaman ka, para sumigana ka, magbigay ka. At kapag gusto mo, kapatid, na mag-grow ka kay Lord, kapag gusto natin na lalo tayong tumibay, learn how to give thanks. Kaya ang pasasalamat ay hindi itinatago, ito ay ipinamimigay. Kaya kung may katabi ka, sabihin mo, mamigay ka naman. Kung gusto mo, type mo dyan. Baka masakali may makabasa, sabihin mo, mamigay ka naman. Sige, type mo, mali mo, may makabasa niya, mamigay ka naman. Remember that good things must be given. Good things must be given kapag alam mong mabuti naman yan. Bakit hindi ibinibigay? Gratitude must be given. It must be released. Because millions of people are craving for it. Maraming mga tao naghihintay. Gutom na gutom. Uhaw na uhaw. Pagdating sa pagpapasalamat. Why? Nawala na siya eh. Kaya nga los. Nalos siya. So we have to redeem it. Remember this one. Pwede mo sulat ito. Kapatid, alam mo ba? Alam natin na maganda ang pagpapasalamat, na alam natin na may benefit ito. Na pwede mong irigalo ito sa isang tao na kung saan minamahal mo o kaya gusto mong mabago. Remember that feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Ako po, may mga regalo po kami sa bahay na kamakailan lamang namin naibigay. Pwede pala yun eh, no? Na yung regalo, pinalot mo kasi alam mong makikinabang yung tao kasi alam mong para sa kanya, siguro maraming kadahilanan na rin ba't hindi agad naibigay. Pero no, imagine ko, pwede pala no, na ibinalot mo ang isang magandang regalo pero hindi mo siya naibibigay. It took us 6 months para maibigay. Para maibigay. Kaya lang, alam mo, maganda. Kaya lang, maraming mga kadahilanan na hindi nabibigay. Bakit ganon? Feeling thankful and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Alam nating maganda, kaya lang di natin bigay. Sayang yung regalo. Magregalo ka naman. Mamigay ka ng pasasalamat. Regaluhan mo. Ngayong araw na ito, ngayon pa lang, pwede ka na magpasalamat eh. Ngayon pa lang, pwede mo nang iregalo yan sa isang tao. Pwede ka na magregalo ngayong araw na ito. Hindi siya mahal. In fact, magandang gamitin yan sa mga taong mahal mo. Kahit hindi mo nga mahal eh, kasi maniwala ka na nakakapag-win ng taong pasasalamat. Kaya starting today, kung alam mong maganda yan, ibigay mo. Remember, church, that appreciation can heal a lot of depressions. Appreciation can heal a lot of depressions. It can lighten up a hard situation. So don't hoard appreciation. In fact, thanks must be given. That's why we have thanksgiving. Dapat ito ay nabibigay, binibigay, kaya nga tawag, thanksgiving. Aanhin mo yung thanks na yan, wala naman nakinabang. Thanks. Yung iba nga, thanks God. Thank God lang po yun ah. Kaya nga, dapat ibinibigay ito kung alam mong maganda. Dapat ito ibinibigay. Again, how to redeem the art of thanksgiving? Be intentional. Sadyain mo. Ang daming mga nangyari sa buhay mo dahil sinadya mo. Kaya ka mabango ngayon. Kaya ka walang muta ngayon. Kasi naghilamos ka muna. Kasi naligo ka muna. Kaya ka busog ngayon. Kasi sinadya mo. Kaya gutom ka ngayon. Sinadya mo rin. Kaya ganyan yung damit mo. Yung buhok mo. Sinadya mo. Kaya maraming mga bagay na nangyayari at hindi nangyayari sa isang tao kasi sinadya niya o di niya sinasadya. How to redeem the art of thanksgiving? Be intentional. Pangalawa, ito mabigat to, sabi sa verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Number one, be intentional.
Number two is be radical. If you want to redeem the art of thanksgiving, be radical. Alam niyo po mga kapatid that this is the hardest part in this verse. Ito yung pinakamahirap. Ito yung pinakamabigat na parte dito sa verse na ito. Ibigay daw natin ang pasasalamat sa lahat ng pangyayari. Paano pag may COVID, anong pagpapasalamat mo? Ah, yung iba, natuklasan na. Paano pag may ganitong pangyayari? Kaya lang, ito yung pinakamabigat dito. Kaya nga marami po akong nakitang mga commentaries dito. Kaya sabi nila, hindi in daw yung ginamit at hindi for. Dito, wag daw ipagpapasalamat kasi ganito yung nangyari. Hindi po yun yung ibig sabihin ng verse na ito. Ipagpapasalamat mo ba dahil may ganitong nangyari? Dahil naging mahirap ka? Dahil ikaw ay nagkaroon ng problema? Hindi po yun yung ibig dyan sabihin dito. In fact, mga kapatid, yung Greek word na ginamit dito na pas, P-A-S, yung all circumstances na nakalagay dito, all, any, every, the whole, lahat. So be radical. Radical means very new. Radical means different from what is traditional or ordinary. Ulitin ko po, ang ibig sabihin ng radical, different from what is traditional or ordinary. Alam niyo po, the usual is, you can give thanks when you are smiling, but not when you're sad. Hindi ka daw, hindi ka pwedeng, ang usual, pwede ka magpasalamat kapag ikaw ay masaya. Pero kapag hindi ka masaya, huwag ka na magpasalamat, hindi ka naman masaya eh. But the Bible said, in all circumstances. This is radical. Napaka-radical yung binanggit dito ng Bible. Magpasalamat in all circumstances. Kasi ang usual, magiging thankful ako kapag maluwag financially. Diba, ang sarap magpasalamat pag dami kang pera. But hindi na ako magiging thankful kapag tight ang budget. Hindi na ako magiging thankful kasi tight naman yung budget eh. Magiging thankful ako kapag summer. But hindi na ako magiging thankful kapag rainy day na. So these are the usual examples. Kaya sabi ng Bible, the Bible is telling us to be radical. Give thanks in all. Lahat, in all, any, every, whole. Yung binanggit po dito. Napansin ko lang po mga kapatid, the truth is, most of the time, the hardest part in life is to look at outside the box. The hardest part in life is to look at outside the box. Paano ko magpapasalamat? Eh ganito nga yung nangyayari. Mahirap nga yung sitwasyon. Kapos nga sa budget. Eh ito nga, may nararamdaman na ako hindi maganda. Ano yung pagpapasalamat ko dito? Pero kung matututo lang sana ang tao to look outside the box, malaki ang magagawa nito upang sila ay tumibay at magtagumpay sa buhay. Ulitin ko, kung natututo lang sana ang tao na tumingin outside the box, maging radikal, pagdating sa ganitong pananaw, malaki sana ang magagawa nito para magtagumpay at para tumibay ang isang tao. Maraming tagumpay na maibibigay kung marunong lang sanang magpasalamat at tumingin beyond dun sa sitwasyon. Naalala ko po yung kwento ni Thomas Alva Edison. Alam niyo po mga kapatid, despite his outstanding success, Edison failed frequently. Kahit na po siya ay matagumpay na tao, madalas po siyang mag-fail. In fact, it sometimes took thousands of attempts, literally, thousands of attempts to perfect his experimentation. And that was exactly the case when Edison was working to devise a storage battery. Nung nagde-device po siya ng isang storage battery, according sa kanyang kaibigan na si Walter Mallory. Sabi niyang ganon, when Edison had already tried 9,000 experiments and had not yet found a solution. 9,000 na experiments na, tapos hindi pa siya nakatagpo ng kanyang solusyon. At sinabi niyong kanyang kaibigan na si Walter Mallory, sabi niyang ganon, alam mo, bakit ganyan yung resulta? Bakit ang daming sablay? Sabi niyang ganon, what? Why lack of results? Siyempre, bilang isang kaibigan, sabi niya, parang sasayang ka ng panahon. 9,000 na attempt. Sumusubok ka pa rin. Alam mo, reply ni Thomas Edison sa kanya, results? Why, man? Sabi niya ganon. I have gotten lots of results. Ha, sabi niya ganon, bakit? I know several thousand things that won't work. Ang dami na akong resulta.
In fact, nakatuklas ako ng ilang libong kapamaraanan na hindi kagana. That's why Thomas Alva Edison radically said, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Seeing things outside the box will put you inside a success. Pag ikaw tumingin ka, kapatid, outside dun sa box na yun, papasukin mo yung tagumpay. And getting out of your comfort zone will lead you to your success zone. Kailangan radical ka. Give thanks in, kaya sinabi ng Bible, give thanks in all circumstances. Kasi kapag masaya ka, hindi ka na magpapasalamat. Pag malungkot ka, hindi ka na magpapasalamat. Hindi ka na magiging mapagpasalamat. Di habang buhay ka na ngayon laging irita, irritable sa buhay, irritable sa sarili mo, irritable sa pamilya mo, irritable sa sitwasyon. Why? Malungkot ka eh. Why? Mahirap yung sitwasyon. Di ano yung magpapasalamat ko dito? Kaya lang, hindi nga nakita. Na kung saan ang dami palang magandang pwedeng mangyari dito sa sitwasyon na ito. There's always a lesson in every season. Always remember this. That there's always a lesson in every season and situation of your life. All you have to do is be radical in your attitude. Be radical in your gratitude. Be radically positive in every way you see your situation. Believe me, there is an ocean of lessons and breakthrough here. How to practice the art of thanksgiving? Be radical. Give thanks in all circumstances. Alam niyo po, a 2003 study published in the Journal of Personality and Social Psychology found that gratitude was a major contributor to resilience. Ang gratitude daw po ay major contributor to resilience. Following the terrorist attacks on September 11 in America, sabi niya para daw maka-bounce back yung mga tao na kung saan nagkaroon ng matinding damage sa kanilang pagkatao, matinding damage sa kanilang sarili. Napansin ng mga researchers na ito, napansin ng mga experts na ito, ng mga psychologists na ito, na yung gratitude daw po was a major contributor to resilience para makabangon ka agad, natuto ka maging mapagpasalamat. Gusto mo makabangon agad sa matinding breakup? Pag laging regret ang nararamdaman mo, di ka makakabangon. Kasi naman ako eh, biruin mo, 10 taon ka nang kasi-kasi. Eh kung sana inisip mo, okay lang yun. Mamaya tutuloy ko yan doon sa pangatlong point natin. Alam niyo po, being thankful even during the worst times of your life fosters resilience. Being thankful even during the worst times of your life fosters resilience. Gusto mo makabounce back? Be thankful. Gusto mong mawala yung emotional damage na nangyari sa'yo? Be thankful. Hanggat hindi ka mapagpasalamat, hindi ka marunong tumingin outside the box, maniwala kapatid, kakainin ka na niyan habang buhay. In everything. Kaya nga, ito yung emphasis dito sa Greek. It means no exceptions. Nung binanggit itong in everything na ito, ang ibig sabihin nito sa Greek ay no exceptions. Every situation, all times, all circumstance, good, bad, happy, sad. This all-inclusive, empathic, adverbial phrase admonishes us to rise above the level of natural practices. It's high time to rise above your natural practices, yung natural na practice natin. Hindi, pag malungkot, dapat malungkot. Ang tawag dyan, thermometer na Christian. Thermometer na mananampalataya. Kung ano yung sitwasyon, yung ka na lang. Sabay ka na lang doon. Pag mainit, mainit. Pag malamig, malamig na lang. Ganun na lang, sabay na lang. Kaya dapat thermostat ka na Christian. Kapag mainit, pwede niyang palamigin. Nasa aircon. Pag malamig, pwede niyang painitin. Kontrolado mo yung sitwasyon. Proactive, kumbaga. Ang ibig sabihin. So be radical, starting today. Kapatid, rise above your natural practice. Kinakailangan give thanks in all circumstances. Ngayon ang tanong, bakit naman? Importante rin yun, maganda rin yun naman. Yung why na yun. Dito naman tayo pupunta sa panghuling point natin. So lahat po ng natututo, kinakausap ni Lord ngayong araw na ito, come on, just click the heart button right now o yung heart reaction ngayong araw na ito. Come on, just declare it ngayong araw na ito. So number three, how to redeem the lost art of thanksgiving. Number three, sinabi sa verse 18, give thanks in all circumstances.
For this is God's will for you in Christ Jesus. Number one, be intentional. Number two, be radical. Umiba ka. Kailangan iba sa pag-iisip nila, iba yung pamamaraan nila, iba yung ibang pag-iisip, ibang kapamaraanan, and give thanks in all circumstances. And lastly, be spiritual. Be spiritual. Ibig sabihin ng spiritual ay hindi mo tinatanggal si Lord sa pangyayari. Hindi mo isineseparate ang Panginoon sa pangyayari, whether good or bad. Ha? Whether, yes. For this is God's will. Sabi dito, give thanks. Be intentional in all circumstances. Ito yung when. By the way, ito yung when dun sa sinabi natin. Kailan ka dapat maging magpagpasalamat? In all circumstances, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng sitwasyon. Kasi pag hindi mo ginawa yan, pwedeng pumasok ang depression. Pwedeng pumasok ang oppression. Pwedeng pumasok ang possession ng demonyo. Hindi natin alam, kapatid, kung ano pa ang pwedeng mangyari sa ating buhay once na mawala itong pagiging mapagpasalamat natin. Kaya be spiritual. Dapat kasama si Lord. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggal si Lord sa pangyayari. Now, dalawang bagay sa pagiging spiritual. Who's behind this? Ibig sabihin, sino yun nandito? Sabi dito, for this is God's will. So God is behind this situation. Always see the hand of God behind every event. Kapag, tandaan natin, kapag kamay na ni Lord ang kumilos, makinig ka maigi, kapag kamay na ni Lord ang kumilos, tiyak may maaayos. E nakikita mo pala, may kamay, may kilos si Lord. The hand of God is moving. Pag tinignan mo lang na pure na COVID ito, hindi ka na makaka-bounce back. Hihintayin mo na lang lagi yung normal na pangyayari. Kung ikaw ay may-ari ng isang business, kung ikaw ay isang leader ng isang organization, pag hindi mo nakita yung kilos ng Panginoon dito sa pangyayaring ito, mahuhuli ka na. Kasi hindi ka nagagawa ng paraan. Who's behind this? Ibig sabihin, for this is God's will. Tingnan mo yung Panginoon, tingnan mo yung kamay ng Panginoon sa pangyayaring ito, dahil kapag nakita mo yung kamay ng Panginoon na kumikilos, tiyak may maaayos dyan, at isa pa, ikaw din naman ang makikinabang. Who's behind this? Pangalawa, what's the benefit? Ano yung pinipisyo nito? Tingnan nyo maigi to. Sabi dito, for this is God's will, hindi period, for you. For you. Yung for you dito, mga kapatid, one word lang ito sa Greek, ang ibig sabihin ay eyes. Itong eyes na ito, EIS, na nakalagay dito, ang ibig sabihin, resulta, purpose. Ha, may purpose. Kapag ganun ka na tumingin, kapag radical ka nang tumingin sa isang sitwasyon, pag radical ka nang kumilos, o mag-respond sa isang situation, makikita mo ngayon to. Hindi lang pala God is behind this situation, may benefit din pala itong pangyayaring ito sa akin. It means that in every circumstance, God is doing something for you. Nakalagay dito, for this is God's will for you, para sa atin. May personal na epekto ito, may personal na lesson ito, kaya sabi ng Bible, isipin mo lagi na ito ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Kaya lang ang tanong, kaya nga sinabi ko, napakahirap nito. Minsan tatanungin mo, bakit nangyari ito? Bakit iniwan ako? Kapatid, tandaan natin, hindi porkit iniwan ka, nawalan ka na. Ulitin ko. Hindi porkit iniwan ka, nawalan ka na. Tinanggalan ka lang ni Lord ng sisira sa buhay mo. Kapag lagi nakikita natin yung nawala kesa yung benefit nito sa atin, naniwala ka, hindi ka na makakabangon. Bakit nangyari sa akin ito? Tinanong ko po yan na makailang ulit sa buhay ko, bakit mahirap yung naging pamilya ko, lalo na po sa lugar namin. Nakatira po kami sa Don Antonio, grabe, yayamanin. Biruin mo, kapitbahay mo, sila. Basta ba, madami po kaming kapitbahay doon na politician, na mga artista. Biruin mo, nasa paligid mo yung mga sikat na politician sa mga artista, tapos ikaw mahirap ka. Parang Alabang Village. Gilid-gilid. Meron po kaming bahay sa lola ko, gilid talaga. Nandun Antonio, yung sa amin naman, gitna. Pero kami yung mahirap. Squatter, nasa Barangay Ginebra. Ngayon tatanungin mo, syempre naiinggit ka.
Doon sa mga nakikita mo sa paligid, tanong mo ngayon, bakit? Tapos pa fellowship ka, pasimba-simba kami, tapos makikita mo, mukhang maganda yung nangyayari sa paligid mo, tapos sa pamilya nyo, hindi. Bakit? Galing ako sa mahirap na pamilya. Ngayon ko na lang na-realize na tinuturuan pala ako. Alam nyo po mga kapatid, maraming mga millionaire. Majority ng millionaire ngayon, hindi po mga kapatid, true inheritance ang kanilang kayamanan. Self-made. Dahil nahirapan, nagsumikap. At marami pong pinamanahan ng kayamanan na wala yung kayamanan kasi hindi naman natuto sa kahirapan. Hindi nila alam paano mag-handle ng pera. Hindi nila alam mag-appreciate ng mga bagay na meron sila. Kasi marami sila noon, di man po lahat ha. Kasi meron mga nakakapanood dito, rich kids eh. Yung mga yayamanin. Pag natuto ka, hindi mawawala yan, lalago pa yan. Pero pag hindi ka natuto dyan, at umasa na lang ng umasa, hindi nag-aral maigi, hindi pinahalagahan ang mga bagay na meron siya, kapatid, balang araw, bukas makalawa, wala na ang lahat ng yan. Pero ngayon, pinagpapasalamat ko na kung saan naranasan ko talaga yung grinding poverty na tinatawag. Why? I know how to appreciate things. Maliit man o malaking bagay, kaya ko magpasalamat sa Panginoon. Dumaan man ako sa kahirapan, kaya ko na dumaan. Katulad ni Apostol Pablo, sa maayos, abound, abase, sinabi ni Apostol Pablo, kaya ko, I can do all things. Dalhin mo ako sa maayos na sitwasyon, I can do it. Dumaan ako sa mahirap na sitwasyon, I can do it. Sabi niyang ganon, through Christ who gives me strength. Kaya tanong natin minsan, madami kang tanong ngayon, bakit hindi ako sa ganitong kayaman na pamilya ipinanganak? Bakit hindi si? Bakit hindi Bilyar? Apelyido, bakit hindi Besos? Beso-beso, oo. Pero bakit hindi Besos ang apelyido ko? Bakit hindi Gates? Bakit hindi, kapatid? May lesson. This is God's will for you in Christ Jesus. Pakabalang araw, matuto ka dyan sa pinagdadaanan mo at makalaya ka sa sitwasyon mo ngayon. Maraming mga taong pagpapalain dahil dumaan ka dyan sa ganyang sitwasyon eh. Ngayon tatanungin mo, bakit? Ah, buti na lang. Nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Dahil kapag kasama mo si Lord, tiyak may magandang mangyayari sa susunod. Dati tanong ko, bakit wala akong pantuition? Bakit yung mga kasama ko automatic yun kapag exam na nila, lalo na prelim, di ba, may midterm, may finals pa kami dati. Lagi na lang ganun. Wala nang examination na hindi kahirap na hirap sa pagbabayad. Sabi ko, anong klaseng buhay na ito? Yung minsan yung ano ka na, yung pikon ka na sa sarili mo, dahil wala kang laging pantuition, tapos nakikita mo yung iba, parang walang ka-effort. Parang walang ka-problema. Ba't ako tuwing exam na lang, lagi na lang ka-post, lagi na lang kailangan mangutang muna. Bago magkaroon ng pantuition, kinakailangan magbakaawa muna sa ibang tao. Bakit ganitong buhay na to? This is God's will for you in Christ Jesus. Ang daming binild sa personality ko. Ang daming tinuro sa akin ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong tatanungin kung bakit. Ang tanungin mo na lang, anong lesson dito? Bakit mali? Alam mo, isa pang tanong ko dati, bakit hindi naman ako putyo-putyong pastor? Bakit napunta ako sa maliit na simbahan? Lord, ano ba to, Lord? Hindi agad yung hihingiin mong price, nandoon agad. Hindi yung offer agad na ganun. Bakit, Lord? Bakit hindi doon sa offer na to napunta? Yun pala, mga kapatid, majority ng simbahan sa Pilipinas at sa buong mundo ay struggling na simbahan, hindi lumalago. Kaya po ngayon, ginagamit tayo ng Panginoon sa maraming tao. Kaya nga, huwag mong sisihin yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Dahil lahat ng nagtagumpay may pinagdaanan. Huwag mo lang tambayan. Now the question is, what's the purpose? Yun ang tanongin mo. Lord, ano bang purpose dito? Always put in mind that God has a better and greater purpose in every circumstance. So be spiritual, huwag tatanggalin si Lord. Doon sa pangyayaring yan, always see the purpose and not the problem. Always see the purpose and not the problem. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Remember that if it is God's will, then it is God's will. God's will pala yan ni Lord, di siya magpo-provide ng way out sa'yo. If it is God's will, it is God's will. Pinadaan ka ng Panginoon, God allowed it. Napagdaanan mo tong sitwasyon na ito, edi magbibigay din si Lord. God will make a way where there seems to be no way. Gagawa ang Panginoon ng paraan. So, what's the purpose? Ano yung purpose na ito?
So how to practice the art of thanksgiving? Be spiritual. Tanungin mo, ano yung purpose nito, Panginoon? Tiyak yan, meron kang kapatid reason. And then ito maganda. Hindi lang tatanungin mo, what's the purpose? How can I glorify God? Kaya be spiritual. Sabi po sa Phillips translation, be thankful whatever the circumstances may be. If you follow this advice, you will be working out the will of God. If you follow this advice, you will be working out the will of God expressed to you in Christ Jesus. Kapag pala kapatid, sinunod daw natin yung advice na yon, yung command na yon ng Panginoon, sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, and then God will be glorified. Kaya tanungin mo sarili mo dyan sa sitwasyon na yun, Lord, how can I glorify you habang single ako? How can I glorify you, Lord? Medyo kinakapos kami. Lord, how can I glorify you, Panginoon, dahil ganito yung anak ko, yung asawa ko? How can I glorify you in my situation? Paano ko lalakaran yung kalooban mo, Panginoon, sa sitwasyon na ito? Remember, church, that gratitude is an attitude. It is a habit na kung saan dapat finoform natin. It must be a culture. Because when you create a positive culture in your life, it changes everything. It affects others. It affects you. It affects today and tomorrow. It affects the earth and even heaven. Maluluwalhati ang Panginoon. So give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. How to redeem? The art of thanksgiving, number one, be intentional. Sadyain mo. Kapatid, gawin mong habit ito. Gawin mong habit. Develop mo ito sa buhay mo. Then be radical. Look outside the box. In all circumstances. And be spiritual. Huwag mong tatanggalin si Lord sa sitwasyon na yan. I don't know, kapatid, kung sino sa atin dito. Ang mabigat kasi dito yung circumstance eh. May iba't iba, naniniwala po ako that somebody or someone right now na nanonood, iba't iba tayo ng pinagdadaanan. Meron dito, maybe ikaw ay nalulungkot, maybe yung iba masaya, kaya lang ikaw naman ay may karamdaman. May iba't iba tayong sitwasyon sa ating buhay. But I believe in my heart na ngayong araw na ito that the Lord is talking to you. Nangungusap na, kinakausap ka ng Panginoon ngayong araw na ito na sinasabi ng Panginoon, baguhin mo puso mo. Give thanks in all circumstances. Kaysa tignan mo yung problema, kaysa tignan mo yung problem, tignan mo yung purpose. Ano madedevelop sa'yo niyan, kinalaunan? Paano mo mag-glorify si Lord? Diyan sa problema niya na yung pinagdadaanan. Tandaan natin, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kapag ikaw, kapatid, hindi ka lumihis sa kalooban ng Panginoon, yung mahirap na sitwasyon mo ngayon ay magiging pagpapala at magiging testimony na sa napakaraming tao. Hindi ko alam kung ano personally, kung gaano kabigat at gaano kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon. Mat naniniwala ako may nakakapanood ngayon, kapatid, mababago yung sitwasyon mo. Magbabago yung pananaw mo. Kikilos si Lord sa iyong buhay ngayong araw na ito. I want you to close your eyes right now. Lahat ng kinakausap ni Lord na nanonood ngayong araw na ito, I want you to close your eyes, or I want you to focus dito sa pinag-usapan natin ngayong araw na ito. Aminin mo sa iyong sarili, kapatid, na nahihirapan ka. Hindi ganong kadali, tama, kasi dinidevelop siya. Attitude ito eh. Character ito. Hindi siya nadidevelop ng isang araw lamang. Pwede mong gawin ngayon, pero pwedeng mawala yan bukas. Kaya dapat pina-follow up mo, lagi mong pinagbubulay-bulayan ng salitang ito. Good news, kapatid. Di ko alam kung ano yung sitwasyon na yan. But let me remind you again of this verse. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Hindi po natapos doon. In Christ Jesus. In Christ Jesus. Kakayanin mo. Bad news, kapatid. Muna, hindi mo kakayanin. Pag hindi si Kristo ang sentro. Mahirapan ka lang. Be-burn out ka lang. Mabibreak ka lang. But good news, kapatid. Kakayanin mo ito. Kapag si Kristo na ang sentro ng buhay mo. Pag si Kristo na, kapatid, ang nakialam, tiyak may mababago. Maybe meron dito, kapatid, katulad kita na pinagdaanan mo, bakit mahirap yung sitwasyon, bakit laging bitin, bakit laging
kinakailangan, makiusap pa. Meron dito kapatid, lumalaki ka sa kahirapan na yan. Maybe somebody right now na nakikinig ngayon, may struggle ka sa pamilya mo, kapatid, napakagulo ng sitwasyon ng pamilya mo ngayon. Sama mo si Jesus. Sama mo si Jesus. Huwag kang lumabang mag-isa. Di mo kakayanin. Masisira lang ang lahat. Ayan, para sa mga taong nalayo kay Lord, ngayon ang araw ng pagbabalik. Ngayon ang araw ng paglapit sa Kanya. Ngayon ang araw na kung saan tingnan mo, kapatid, yung kilos ng Panginoon sa iyong buhay. And I believe that today the Lord is moving in your life. The Lord is touching somebody's home right now. The Lord is touching somebody's heart right now. Gusto mo mapagtagumpayan, kapatid, yung sitwasyon mo? Gusto mo, kapatid, na dumaan ng maayos dyan at matagumpay sa sitwasyon na yan? Sama mo si Jesus. Sama mo si Jesus sa pangyayaring yan, sa sitwasyon na yan. And I believe, kapatid, may mababago sa sitwasyon mo at sa buhay mo. If you are this person right now and you want to include Jesus in your life, if you want Jesus to be the center of your life, if you want Jesus, kapatid, na kung saan be the Lord of your life, be your everything today, na sinasabi mo, hindi ko kaya mag-isa to, but Lord, I can do all things through Christ. Ngayong araw na ito na sinasabi mo, Lord, I want you, God, to be with me. Sama mo po ako, Lord, sa journey ito ng buhay ko. Lord, suko na ako. Hindi ko na kaya, Panginoon. But Lord, kakayanin kung ito kong kasama kita. Today, kapatid, receive Jesus, accept Jesus in your life. The Bible said, John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Magiging anak ka ng Diyos. Kasamahan ka ng ating Panginoon. Panampalatayaan mo siya. Kilalanin mo siya. At tanggapin mo siya sa iyong buhay. Today, before tayo mag-pray ng kung ano man, kapatid, let God be the Lord of your life. Be the Savior of life. Pray this prayer with me right now, but make it your personal prayer. Meron dito, kapatid, ngayong oras na ito, ikaw. Tagal ka na hinihintay ni Lord. Nanalangin tayo, pero ariin mong panalangin mo ito. And after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today. Starting today. Be the Lord of my life. Be the Lord of my life. Be my guide. Be my guide. Be my God. Be my God. Be my dad. Be my dad. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng personal ngayong araw na ito, believe me, kikilos si Lord sa iyong buhay. May mangyayari. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Nag-uumpisa pa lang si Lord sa buhay mo. Ipapaunawa ni Lord ang pangyayari na yung test na yan na pinagdadaanan mo ay magiging testimony na lang. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, may maganda. Maybe kaya sa inyo may nagkaroon na meron dito nakikinig, kapatid, may karamdaman ka. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit ka nagkaroon ng karamdaman? Maybe para magkaroon ka ng patotoo. Ma-preach mo, kapatid, ma-share mo, magkaroon ka ng testimony na ang Diyos natin ay Jehovah Rapha. He is our healer. So somebody in this who's watching right now, kapatid, meron kang karamdaman, but the Lord will heal you. Believe me, Father, in the name of Jesus, ngayong oras na ito, kapatid, manampalataya ka. Somebody right now, nanonood ka, ikaw, kapatid, na nanonood ngayon na may karamdaman. I pray in the name of Jesus, be healed. The Bible said, by His wounds, we are healed. I speak for healing now. Receive it in the name of Jesus. I cancel every sickness, every disease right now. Just receive your strength, receive your healing that comes from God right now. Just believe it. Right now, ikaw man ay nagkasakit, magkakaroon ka ng testimony ng kagalingan. Ikaw man ay nawalan, kapatid, magkakaroon ka ng testimony ng kasaganaan. Father, in the name of Jesus, I pray, God, for prosperity. I pray for breakthrough. I break every poverty. In the name of Jesus, at siya man ang dumadaan ng poverty, Panginoon, kakayanin niya ito. Hindi siya masamang tao, Panginoon. Maybe tinuturuan mo siya, Panginoon, dahil dadalhin mo siya, Panginoon. Ilinadaan mo siya sa magandang journey ng kanyang buhay. Panginoon, magkakaroon siya ng testimony sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ikaw man ay nagkaroon ng depression, kapatid, or anxiety. In the name of Jesus, I rebuke that spirit right now. Magkakaroon ka ng testimony ng paglaya, ng kapayapaan. In the name of Jesus, I pray for peace, which transcends
and soul understanding. Dalangin ko, kumilos ka, Panginoon, sa tahanan ng taong ito na nanonood, sa kanyang negosyo, Panginoon, sa kanyang personal na buhay, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Now, just move in the presence of God, in the name of Jesus. Sama mo si Lord sa bawat sitwasyon mo, kapatid. Starting today, pasalamatan mo siya. Starting today, purihin mo siya sa lahat ng sitwasyon. Kesa ilungkot mo yan, kesa magpatiwalkal ka, kesa umayaw ka, sambahin mo na lang si Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Starting today, baguhin mo yung pananaw mo sa buhay, kapatid. Baguhin mo yung laman ng puso mo. Kung puno na ng galit yan, puno na ng question yan, kapatid, pwede ba punuin mo ng pagsamba? Pwede ba punuin mo ng pananampalataya ngayong oras na ito, kapatid? Pasalamatan mo ang Panginoon. Father, in the name of Jesus, I pray, God, that you fix every heart right now. Bawat puso, Panginoon, na kung saan naguguluhan. Every restless heart, Lord, I pray for peace. Every wounded soul and spirit, God, I pray for healing. In the name of Jesus. Every doubtful person, God, every doubtful mind, doubtful heart, Lord, ngayong oras na ito, Lord, I pray, God, for healing. I pray for peace. I pray for faith in the name of Jesus. Lord, dalangin ko nga po, makabounce back ang taong ito, Panginoon. Makabalik siya, Panginoon. Right now, I pray for spirit of thanksgiving. Kesa puro away, kesa puro gulo, kesa puro question. Dalangin ko kapayapaan, dalangin ko kapangyarihan mo, Panginoon, na kumilos sa kanyang buhay. Ngayong oras na ito, come on, just thank the Lord right now, just praise the Lord. Baguhin mo puso mo, kapatid, ngayong oras na ito. Palalayain ka ng Panginoon, may magandang testimony si Lord na gagawin out of that situation, out of that problem. May purpose yan, come on, just lift up the name of Jesus now. Nasaan ka man ngayong oras na ito, punuin mo ng pagsamba ang iyong buhay at iyong bahay. Praise God. Amen. Naniniwala po ako na ngayong araw na ito ay patuloy po nating napupuno ng pasasalamat ang ating mga buhay sa lahat ng ginagawa ng Panginoon at higit sa lahat ng pagkilos ng Lord sa buhay natin. So, amen ba? If you are blessed at napupuno ka ng pasasalamat, pwede ba i-press mo yung heart button dyan? Or you can comment, thank you Lord, I am blessed. Yan ay habang pinipindot mo, habang nagko-comment ka, dinideclare mo yan sa buhay mo. So, indeed, malaki po ang magagawa ng pasasalamat sa ating buhay. Sabi nga sa word kanina, give thanks in all circumstances in Christ Jesus. Paano? We have to be intentional, we have to be radical, and we have to be spiritual. At lagi po nating tatandaan, may tagumpay, may pagpapala po, at kayamanan ang taong mapagpasalamat. So lahat po tayo ay na-bless ngayong araw na ito, kaya naman po we continue to invite you sa iba pa po nating online services. At para po matulungan pa po namin kayo about God at tayo pa po ay patuloy na lumago spiritually through our online services. And of course, ito po ang ating mga schedule. We have all we continue na pagkakaroon pa rin po ng Sunday services 10 a.m. and 5 p.m. Ayan, kung hindi ka man maka-attend ng 10 a.m., sinusure ko sa'yo na meron pa rin po tayong 5 p.m. And of course, we have Wednesday, Cutting Edge or Young Professional. 9 p.m. po yan. Friday po, Prayer Works, 9 p.m. And of course, Saturdays naman ang ating Youth Jam at 2 p.m. at Kids Church at 5 p.m.
p.m. So invite your friends, your family, your loved ones to join with us sa mga services na ito. Hindi mo lang alam itong mga taong to may pinagdadaanan pala, pero dahil shinare mo ang ating mga online services, makakatulong ka pa para ma-win at higit sa lahat matulungan ang mga taong ito. And now, if you are a first timer, so type the word new and we will send a simple token to welcome you. So if you accepted Jesus as Lord and Savior, itype lamang po natin ang Jesus at isa po sa ating mga leader ang tutulong po at mag-guide sa atin para po maipagpatuloy po natin ang ating journey and of course, relationship with the Lord. So if you have also a prayer request naman po, maaari po natin itype ang pray and we will message you para po sa inyong mga prayer request. Pwede po namin kayong tawagan, pwede po sa Messenger, sa Zoom, or any platform po na pwede nating gamitin para po maipag-pray at ma-reach po namin kayo. So if you want to join also an online life group, type po natin ang life at may mga leaders po tayo na magme-message at ma-accommodate sa ating lahat. And lastly, if you want to join a ministry, paki-type lang po ang ministry. One of our connect team or ushers will help you para po maka-join po sa ministry na meron po tayo. Alam nyo po, kahit tayo po ay online, napakaraming ministry at napakarami pong paraan para tayo po ay makapaglingkod at lumago sa Panginoon. So sige po, as we end this service, naniniwala po ako na ikaw ay naka-receive ng pagpapala, naka-receive ka ng panibagong pag-asa, panibagong buhay. So can we close your eyes? Nasang lugar ka man ngayon, anumang ang pinagdadaanan mo, anuman ang sitwasyon mo, gusto kong malaman mo, punuin mo ng pagmamahal, punuin mo ng pasasalamat ang buhay mo ngayong araw na ito. Come on, let's pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful message na na-receive namin, Panginoon. Indeed, Lord, napakabuti mo po sa aming buhay. Napakaraming dahilan, God, para kami po ay magpasalamat. Napakaraming dahilan, Lord, na nakikita at nararanasan namin, Panginoon. So, Lord, right now, sa lahat po ng nanunood, umattend, Panginoon, ng service na ito, Panginoon, Lord, naniniwala ako na ikaw pa po ang patuloy na magbigay ng dahilan, Panginoon. Ikaw pa po yung patuloy na magbigay, Panginoon, na mga pagpapala sa kanilang buhay upang mapuno pa po ng pasasalamat, Panginoon, ang bawat isa. And Lord, naniniwala ako, every time na kami ay nagpapasalamat, bumubuhos ang pagpapala, bumubuhos ang kagalingan, bumubuhos ang kapatawaran at kalakasan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. So, if you are comfortable, pwede ba pakitaas ang iyong kamay at i-receive mo itong benediction na ito. Every time na dinideclare ito, i-receive mo ito, ipamuhay mo, gusto kong malaman mo na ikaw ay pagpapala. So it says in number 6, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. This is our declaration and prayer in Jesus' mighty name. Say aloud, Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone. See you next Sunday, church. And as we live.